Punta na tayo sa ating hashtag! Tawalan News Number 2! Okay! Pagkaganda, magmamahal at kakalinga, kailangan may mangunguna. Sa layuning lalo pang maiangat ang serbisyo ng Public Attorney's Office ngayong taon, ay nagsagawa ang ahensya ng tatlong araw na PAW Management Review sa pangunguna ng ating Chief Public Attorney, PAW Chief Persida Acosta. Natipon ang PAW Key Officials, Service Heads and Regional Public Attorneys sa isang function hall sa Manila Hotel upang isagawa ang nasabing management review. Kaya ako po ay nagagalak na magkakasama tayo sa ating PAW Management Review under the helm of Deputy Chief Public Attorney Annalisa Soriano. In this occasion, we enter into three phases of life or the three dimensions of time: the past, the present, and the future. We go back to the past as we review and reflect on our accomplishments. With objectivity, we evaluate our previous performances. We assess our progress and the areas in our work where there is a need for improvement and enhancement. We fast forward to the future. When we look into and deliberate on our plans and programs for this year and beyond. And as we all know, the present is the bridge to the past and the future. We are in that significant moment, the present. Those are what we identified na mga strengths, weaknesses, opportunities, and threats natin na ginamit naman natin in turn as basis to create our new vision and our new plans and programs. Isa sa mga napakagandang halimbawa ng accomplishment ng opisina nitong nakaraang taon. Isang magandang halimbawa ng ating tagumpay sa mga nakaraan ay ang favorable disposition rate na 83.58% for all cases at 89.64% naman for criminal cases. Palakpakan natin ang ating mga abogado. At siyempre, ang mga abogado ay kumikilos sa pag-inog at pag-ikot at pag-ugit ng mga regional public attorneys down to the line. Naabot po natin yon dahil nakapagplano tayo ng maigi noong 2023. At pinagkaisang isip natin na ating isusulong ang katarungan para sa maralitang Pilipino hanggang sa huli. Muli, sa ating shared experience, iyan ang magiging sandala natin sa ating pagsisikap sa bagong taon na ito, 2024. Nagpaalala din ang punong manananggol pambayan sa mga PAW Key Officials and Regional Heads na maging mapanuri sa pag-i-interview ng mga nais maglingkod sa PAW, lalo na ang mga gustong maging abogado ng bayan. Gayun din dapat mamalagi ang epektibong serbisyo at masayang paglilingkod sa maralitang Pilipino. Huwag tayong tumanggap ng tamad. Sa pag-i-interview pa lang, diwaan nyo na yung ini-interview nyo. Kung ayaw mag-work ng matino sa PAW, huwag natin tanggapin. Huwag natin i-renew. Ano mang ginagawa natin na masaya tayo, hindi tayo napapagod. Ganun din, yung trabaho mo as public attorney, kung love of your life yan, kaya ka pumasok dyan, meron kang giliw, meron kang malasakit, epektibong serbisyo. Nakangiti, walang galit sa mundo. Ano sasabihin lang ng mga kliyente? Salamat po, attorney. Dagdag pa ng ating hepe na nararapat lamang patuloy na palaguin ang potensyal ng bawat isang empleyado ng tanggapan upang lalo pang lumawig ang pagsiservisyo publiko ng PAW at manatiling relevant o updated sa mga pangangailangan ng mga kliyente. Kayo po ang aking mga katuwang sa paglilingkod sa inang bayan. Isang karangalan na kayo ay makasama, makapiling sa pagsusulong ng hustisya laban sa kahirapan. In these ever-growing potentials, there is our ability to stay relevant to the changing times
and ever-growing needs of our clients and the public. As public servants, it feels good to be needed by our clientele and be effective in serving them. People may come and go, but the institution shall remain with glory, with success, and with love. Hanggang wakas ay sama-sama, Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas, kahiraman ay magmawakas upang kaunlaray malasap Pilipinas, isulong ang magandang bukas, magandang bukas, magandang bukas. Para sa hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes. Atalo!